Kung pagsaulan kong basahin sa isip ang nangakaraang araw ng pag-ibig, may mahahagilap kayang natititik, liban na kay Selyang namugad sa dibdib. Yaong Selyang laging pinanganganiban, baka makalimot sa pag-iibigan ang ikinalubog ni Ring Kapalaran sa lubhang malalim na karalitaan. Makaligtaan ko kayang di basahin, nagdaang panahon ng suyuan namin, kaniyang pagsintang hinugol sa akin at pinuhunan kong pagod at hilahil. Lumipas ang araw na lubhang matamis at walang natira kundi ang pag-ibig, tapat na pagsuyong lalagi sa dibdib hanggang sa libingan bangkay ko'y maidlip. Ngayong namamanglaw sa pangungulila ang ginagawa kong pang-aliw sa dusa, nagdaang panahoy inaala-ala sa iyong larawa'y ninitang ginhawa. Sa larawang guhit ng sintang pinsel, usang inilimbag sa puso't panimdim, nag-iisang sanlang na iwan sa akin at di mananakaw magpahanggang libing. Ang kaluluwa ko'y usang dumadalaw sa lansang at ngayong iyong niyapakan sa ilog biyata't ilom na mababaw, yaring aking puso'y laging lumiligaw. Di mamakailang mupo ng panimdim sa puno ng manggang naraanan natin, sa nagbigting bungang ibig mong pitasin, ang ulilang sintay aking inaaliw. Ang katauhan ko'y usang nagtatalik sa buntong hininga nang ika'y may sakit. Himutok ko nooy inaaring langit, paraiso naman ang may tulong silid. Liniligawan ko ang iyong larawan sa Makating ilog na kinalagian. Pinabakas ko rin ang masayang dongan, yapak ng paamo sa batong tuntungan. Nagbabalik man dit parang hinahanap, dito ang panahong masayang lumipas, na kung maliligoy sa tubig aagap nang hindi abutin ng tabsing sa dagat. Sa mga unang saknong ng pag-aalay kay Celia, itinatanong ni Balagtas kung nasaan na ang kanyang dating minamahal. Inaalala niya kung baka nakalimot na si Celia sa kanilang pag-iibigan. Ang pagkalimot na ito ayon kay Balagtas ay ang ikinalubog ng kanyang kapalaran sa lubhang kalungkutan. Pero iginigiit naman ni Balagtas na hindi niya nakalimutan ang pagmamahalang iyon. Lumipas na ang mga araw na iyon, ang natira na lamang sa kanyang puso ay ang pag-ibig kay Selyang iniaako ni Balagtas na mananatili habang siya ay buhay pa. Dahil inaakala ni Balagtas na nakalimot na si Celia, siya ay nangulila sa pagmamahal at nagdurusa. Upang maibsan nito, inaaliw niya ang kanyang sarili sa pag-alaala ng kanilang nakaraan. Sa pag-alaala sa mukha ni Celia, siya ay nagiginhawaan. Kanyang inaalala ang larawan ni Celia na kanyang iginuhit. Ayon sa kanya,
Ang larawang iyon ang tanging naiiwang pang-alala kay Celia. Inaalala niya ang kanilang pinagpasyalan noong sila ay pagkasintahan pa at nang si Celia ay nagkasakit. Ito ang ilog ng biyata at hilong, ang puno ng manggang hangad na pitasan ni Celia. Isa pa sa kanyang inaalaala ay ang dagat na kanilang pinagliliguan dati na ayon kay Balagtas, kanilang inaagapan upang hindi abutan ng alat ng dagat. Maiuugnay ang kabanatang ito sa buhay ni Balagtas. Ito ay dahil hango ito sa pagmamahalan ni Balagtas at Maria Asuncion Rivera. Sila ay nagtagpo sa Pandakan noong 1835 at silang dalawa ay naging malapit sa isa't isa. Ang pagmamahalang ito ay naudlot nang si Maria Asuncion Rivera ay inagaw sa kanya ni Nanong Kapuli, isang mayaman at makapangyarihang tao sa Pandakan. Ipinakulong si Balagtas ng mga magulang ni Kapuli at sa pagkawala ni Balagtas, napakasalan ni Kapuli si Maria Asuncion Rivera.